Ai, kasama natin ngayon ang mga powerful voices, guys. As in, hindi na sila bago sa mga singing competitions, nanggaling na sila sa Tawag ng Tanghalan, The Voice X Factor UK. UK nga ba? Yes! Alam ko ba sa international, yes. Diba? UK, X Factor UK. At marami pang iba, guys. At ngayon, nagsanib puwersa sila for a song called Pangako na for sure may gimbagong Bakit Ngayon Ka Lang, kasi ang ganda talaga. At masarap siyang kantahin sa video, okay? Masarap kantahin with you a special someone, lalo na pang wedding. Sobrang excited kami for this single. Please welcome from RJA Productions, Alisa Bonoobra and Michael Maniago! Hi! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, and thank you so much DJ I and Mix sa pag-invite ulit sa amin. Of course, welcome back dito sa Mix. It's been a while since we last talked to each other. Ikaw, Mike, parang June pa last year, no? Yung last nating interview. Yes po, sobrang tagal na. Kaya sobrang excited din ako nung sinabi sa amin na meron kaming uling guesting ka sa Mix. Kaya talagang excited. Oo nga. Ang ganda ng setup mo dyan. May pa backlights ka pa and everything, ha? Ano yan? Ginagamit mo talaga sa streams or gamer ka ba? Saan mo ginagamit yan? Ginagamit ko siya pag nagla-live show kami ni Alisa and of course pag nagla-live stream and pag nagigames. Ayan. Tsaka ano, pampawala ng pagod. Actually, ang ganda kasi sa mata, no, nakaka-relax. At speaking of setups, Alisa, iba na rin ang iyong setup, pa para may pa-soundproofing ka pa dyan nangyayari aside from your name. Tell us about that naman. Last time na nag-guest ka dito, wala pang ganyan. Wala pa. Yung last time po na background ko is pang Christmas. So ngayon, medyo nag-level up tayo para hindi na sila ma-wrong spelling ng pangalan ko. In-spell out ayan na para sa kayo. Okay, guys, ha, tandaan nyo. A-L-I-S-A-H. Tapos, Michael, di ba, your Maniago has Enye ba? Yes, Enye po. Enye yon talaga, no? Michael Maniago. Okay, so clear yan. Now, let's talk about your collaboration. Ang ganda. Pinapanood ko yung music video nyo kanina. Pero doon muna tayo sa song na Pangako. Paano nabuo itong kantang to? How did you guys get involved dito sa project na to? Go ahead. Ayun, actually, with the Pangako po, kasi yun tulad po ng sabi ni Michael kanina, we are doing hashtag Winner Ka Sa RJ Wednesday twice a month under RJ Production social media. And ang dami po kasing nagre-request talaga ng duet, mga songs po from us na duet, pero dahil sa latency and delay, hindi po namin mapagbigyan. So kaya siguro nagkaroon ng idea si Tita Rosabella, our manager from RJA, na mag-produce ng duet single. First ever duet single siya actually from RJA. Ayun. Okay, so saan naman ang galing yung song? Pinadala ba sa inyo to? Ano yung reactions ninyo nung una nyo narinig yung Pangako? So to everyone watching, hindi po ito yung Pangako na alam natin from Regine, ganyan. Hindi rin yung Pangako Sa'yo. Iba to, ha? As in bagong song siya. Okay, so tell us about this new song na Pangako. Ayan, actually, na-receive namin siya. Parang ako out of nowhere. Nagulat na lang ako na tinawagan ako ni Tita Rosabella na sabi niya, meron ako isa-send na duet song. Ayan, pakinggan niyo muna kung gusto niyo, kung magaganda. Talaga, unang-una namin na pakinggan, talaga na in love na. Ako, na in love na ako talaga doon sa kanta. And excited. So, at the same time, excited. Kasi, of course, makaka-duet ko si Alisa Bonoobra sa isang talagang single. Kaya, ayun, yung umaapaw talaga yung pagka-excite ko nung bago siya i-record. Pagka inipin kanya nung kanta. Ikaw naman, Alisa, ano namang reaction mo nung una? Actually, yung react, kasi binigay sa amin yan ni Tita Rosabella after, hindi ko makakalimutan talaga yun eh, after ng ano namin, ng live stream namin together ni Maiko. And then, biglang nag-chat si Tita na may paparinig ako sa inyo. Pakinggan yung maigi. Tapos, nung napakinggan namin, parang hindi pa siya nag-sync in sa akin kasi nga siguro dahil fresh from live stream kami and hindi pa magano sa brain cells ko. Pero nung kinaumagahan, talagang nagulat ako kasi considering it is the first duet single, hindi na siya basta cover kasi kami din ni Maiko, mahilig din kami mag-cover sa RJA YouTube channel. And nung nag-sync in na sa akin na official duet single, so parang forever na yan available, di ba? Yeah, sobrang sobrang thankful and grateful talaga. Sobrang excited.
So, now na meron na nga kayong duet single after yung mga weekly or bi-weekly nyo na live streams, kamusta naman yung pag-work on this song? Like, saan nyo ni-record? Paano kayo nagplano ng blending? Kung saan ka? Saan ako? Mga ganun. Apo. Actually, ayun, pinaplano namin siya, ano eh, minsan after namin mag-live, ayan, sa ano, sa StreamYard. And of course, most of the planning kasi nangyari na siya sa studio na rin mismo. And ayun, nabuo talaga siya lahat sa studio and talaga sobrang saya. I think it was the second time or third time lang namin nag-meet ni Alisa nung ni-record yung pangako. So medyo sa umpisa, medyo parang hi, hello, ganyan. Pero ayan, sa kami naging okay agad kasi syempre nagla-livestream naman agad. Nagla-livestream kami. Eh, sa side mo naman, Alisa, how is it like meeting Maiko? I mean, hindi naman first time, pero like meeting him again in person after your live streams together. Opo, ayun, actually, yun nga, parang third time ko siyang ma-meet nung recording na. And hindi ko ma-explain yung feeling, pero kasi talagang puro kami kalokohan sa live stream. So, nung ano na kami, hindi ko kasi makakalimutan yung third meeting namin kasi nangailangan ako ng mask. So, kailangan ko talaga siyang i-chat na ano pa receive ganyan kasi nga naiwan ko yung mask sa bahay. And with the recording ko, kasi before namin siya ma-record sa Wild Grass Recording Studio, binigay na sa amin yung audio guide para talaga mas ma-master namin yung blending and all. So, nung nandun na kami sa recording studio, in-enjoy na lang namin yung moment. And actually, may vlog po ako dun eh. Kung mapapansin nyo po, puro din kami tawanan that time. Kasi nga, puro talaga kalokohan kapag magkasama kami. Pero siguro, mas grabe pa nung nag-shoot kayo ng official music video. Ay, yes. Actually, sige, ikaw muna, Michael. Ayan, actually, yung official music video niya, dapat i-shoot siya sa mismong studio. Pero unfortunately, kasi since pandemic nga, ang sarap kumain, ganun. Nakita ni Tit ng manager namin na, wow, para kayong mga Doraemon ha. sabi ng manager namin, mag-lose muna kayo ng weight and then we shoot the video. And then, ayun, sinut namin yung video. Parang blessing in disguise na rin kasi sobrang ganda rin naman nung kinalabasan ng music video. Yes, and wait lang, gusto ko yung Doraemon. Mga ilang pounds ba yung kinailangan yung i-lose para ma-shoot yung official music video? Siguro hindi kami mag-lose. Yun. Grabe naman yun. Hindi, joke lang. So like, did you go on a specific diet, ganun, para makashoot kayo ng music video? Ayun, may mga iniwasan ba kayong food? Ang daming iniwasang food. Lalong-lalo na yung sweets kasi grabe siya magpataba talaga. And yun nga, yung sa music video, talagang kailangan namin i-pressure yung mga sarili namin na okay, walang music video kapag hindi ka pumaya or mag-lose ng kahit konti. Kaya talagang workout almost every day and special diet and yun talaga, takot na lang namin kay tita po. Nananood siya. Takot! Ikaw, Maiko, may mga iniwasan ka ba? Umiiwas akong magising ng maaga. Kasi pag maaga, daming makain eh. Pero ano, isa sa sweets nga and then minsan paggabi, talagang iniiwas ako na rin kumain. Pero talaga ano, foodie slave talaga ako eh. Kaya medyo nahihirapan ako doon sa process. Pero kasi ako dati, nakapag-diet na ako. Pero para pang sarili ko lang. Para gusto kong pumayat, ganon. Pero iba pala yung feeling kapag meron ka ng project na ginagawa tapos kailangan mong may kailangan kang gawin. Kaya medyo nakaka-pressure talaga. Pero finally, ito nga, meron na kayo naihandog na official music video for Pangako. Okay, let's talk about this. Saan nyo ito sinuot? And ano yung concept? Kamusta yung pag-shoot nito? Ayan. Sinuot siya sa Paco Park, Manila. Ayan. At ako, first time ko rin makapunta doon sa Paco Park. Sobrang ganda. And if I remember, meron parang pelikula si Tony Gonzaga, I think, or at saka si Piolo Pascual sa Paco Park before.
Kaya nung ano, nakita ko na, parang may konting resemblance yung ginawang sa music video saka doon sa movie. Kaya talagang sobrang ganda ay nakakakilig. Oh, ito yung ano, I deserved an explanation, yung ganon. I deserve an acceptable reason. Yun ba yun? Oo. Okay. Ikaw naman, Alisa, ano yung experience mo naman? Ako actually kasi Paco Park is very special to me and talagang ano yan, takbuhan namin kasi nga malapit lang yung school ko doon, yung Arroyo High School, and kapag may mga project doon kami gumagawa sa Paco Park and malapit lang din yung bahay namin doon. So sobrang ganda nung nag-shoot kami kasi nga siguro dahil wala masyadong tao and na-maintain talaga yung cleanliness of the place and yung ano kasi, yung concept ng music video namin. Actually, kung di nyo po natatanong, kasi di ba magkatulad, magkapareha kami ng damit ni Maiko that time, magkapareha kami ng kulay. So, may mga dumadaan. Ang cute-cute nga! Oh. Yes. Parang kayong may monthsary, ganun. ito pa po. May mga dumadaan. Tapos ang sinasabi, ano ba yan? May pandemic, nagpi-prenup shoot. Prenup shoot daw. So, parang, ano, nakakatawa na ano, pero sobrang nag-enjoy kami with the whole process of music video kasi nga yung sila Sir Ramel, sila Kuya Edmond, sila Ate Regine and si Ate Joy, talagang all out sila sa amin, lalo na yung mga scenes na kailangan medyo sweet ganyan kasi nga syempre love song yan, so kailangan pa kaming i-remind na lapit naman kayong konti. Medyo ganun. Ano pa may ilangan ganun. Yes. Social distancing daw. Totoo naman, oo. Okay, so now pwede bang parinig kami ng sample? Alam ko hindi nyo kaya mag-duet ngayon kasi nga may delay. So parang kanya-kanyang parts na lang. Kaya ba, Kiriba? Pwede naman. Ano ba yung, sige. Ano ba yung part? Kahit anong, may solo-solo kayo, ganun. Para hindi naman yung duet part. Ayan, sige. Si Maiko po muna since siya yung una doon sa kanya. Alright, sige, ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tayo'y pinagtakbo sa tamang panahon. Katulad mo, ako ngayon nag-iisa po na pawinan. Magmula nang makita ka. Yay! Wait lang, napitin ako. Pwede mo yung chorus din, pero isa na lang sa inyo yung kakanta. Para lang parinig natin sa mga nanonood ngayon kung paano ba yung chorus ng pangako. Ah, sige po. Hati tayo, Lisa. Ayan, sige. Pangakong iibigin ka, hindi ka na mag-iisa. Pangakong di ka nalulunod sa habang buhay. Walang ibang makakapigil sa pag-ibig natin. Sa'yo lamang ang buhay ko, pati ang puso ko. Pangako. Medyo nakakalito pag walang voice. Oo, ano? Nag-second voice ka nang wala yung first voice. thank you. At least, di ba, meron ng ano, idea yung mga nanonood ngayon kung paano ba yung pangako. So guys, panoorin nyo na lang yung music video. Nasa YouTube na yan. Just search for Alisa Bonobra, Maiko Maniago, Pangako. Or you can also stream the song. It's now out on all digital streaming platforms. Supportahan po natin ang Pangako, ang first duet single under RJA Production. So, guys, ano pa ba mga ibang pwede nating abangan sa inyo? Ayan, actually, sige, si Maiko po muna. Ayan, meron akong upcoming revival song na ginagawa. Sana masuportahan nyo po. And of course, please subscribe to RJA Productions para malaman nyo kung ano po yung kantang yun. Talaga sobrang ganda and nag-hit po siya dati. And of course, you can follow me on my social media accounts. Ayan, on my Instagram, Maiko Maniago. Sa Facebook and YouTube, Maiko Maniago. Sa Spotify and Apple Music, Maiko Maniago. And of course, sa Laika, Maiko Maniago. Alisa? Ayun. So ako naman po, you can support me on my other social media accounts. I have my Facebook fan page
Alisa Bonobra, on Instagram official Alisa Bonobra, on Twitter official Alisa, on Kumu Alisa Bonobra, on Laika Alisa _ Bonobra 22, and please please do subscribe to my YouTube channel, it's Alisa Bonobra, and on my Spotify, please follow and leave a heart on all of my songs under RJ Productions, and of course all my co-RJ Sib songs under RJ Productions, and pakisuportahan na rin po ang lahat ng mga social media accounts ng RJA sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, SoundCloud, sa lahat na po mahanap niyo yung RJA Productions. And before I forgot, I would like to thank Tita Rosabella, Ma'am Jonna, Ma'am Gina, Sir Edward, Miss Lori Lai, and to our co-RJA Sibs, Reverend Bon, Kay Robster, Shania, and Vince, and sa aking Alisa Warriors and Arledge family, and of course, ayan, nakalimutan yata ni Michael and sa mga Michaelholics. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa amin tonight. Tonight? This afternoon. And thank you po, let DJ IE and Mix for having us again. Yes, thank you so much, Alisa and Michael. Michael, do you have anything else to say? Ayan po, Michaelholics. Ayan, palitan na Michaelholics na hindi alcoholics. Ayan. Maraming salamat sa suporta nyo. And of course, DJI, every time na nagpupunta kami sa Mix, lalong gumaganda si DJI, no? Yes, agree. May pambobo lang ganon. Thank you so much, Michael. Balik ka lang ng balik para paganda tayo ng paganda. thank you, Michael and Alisa. Always a pleasure to have you guys here. Again, guys, Stream Pangako. It's now out on all digital streaming platforms. And of course, the official music video, panoorin natin. At iboto natin yan sa official website ng Mix, mixph.com, para makapasok sa ating Mix charts. But that's all the time that we have with Alisa Bonobra and Michael Manny. Maraming salamat. This has been a Mix exclusive interview with Michael Manyago and Alisa Bonobra. I'm BJ IE. Thanks, guys. Bye!